So ayan, welcome back sa channel natin mga kasama. So wala na tayong intro ngayon kasi about to sa issue nung pinost ng isang tawag nun. Sino yan? Si Alexis. Ano yung pangalan nun? Alexis Tolentino. Coach ng bayan. Okay. So hindi ko nakita yung post niya, pero shinare kasi ni Brother JJ Ngitngit. So shoutout kay Brother JJ Ngitngit. So thank you sa iyo bro, dahil pinagtanggol mo yung community natin. So siya yung una, nakita ko yung live niya kanina, siya yung unang nag-react. So itong coach na kasi to, hindi ko naman siya kilala talaga, hindi ko naman pinapanood yung mga YouTube niya na ano. May napapanood ako na ano, na kumbaga nakikita ko sa mga fitness community, nakikita ko, pero hindi ko pinapanood personally. So ano ba yung intention nung pag-post niya? Bro, ano ba yung intention mo nung pag-post mo? I-drag yung bodybuilding community or siraan yung gumagamit ng mga steroids? So kung ang purpose mo is i-drag yung pangalan ng bodybuilding community or siraan yung mga taong gumagamit ng steroids, so foul yun. Okay, so kung ang plano mo naman is mag-clickbait para sumikat ka sa YouTube, ewan ko, sabi nila sikat ka eh. Ewan ko, hindi naman kita kilala. Sabi nila sikat ka daw. Ewan ko. Para sa akin, huwag mo na idamay yung kalokohan mo sa ano, yung bodybuilding community. Huwag mo nang, o yung mga gumagamit ng steroids. Or kami. Personally ako, gumagamit ako sa steroids eh. So kumbaga, pamilya ko yung kumbaga pamilya na yung touring namin yan sa bodybuilding community. Kung may nasabi kang mali, eh syempre masasaktan kami. And then yung style ng pag-post mo kasi hindi rin maganda eh. So kung natural, wala tayong problema kasi marami naman akong tropang natural dyan. Kung natural ka, walang problema. Nirerespeto natin yung mga natural. Pero kung idadamay mo yung steroids, na kung nag-steroids is masama na or madumi na yung katawan namin, so mali yun. Kasi personally, hindi mo naman alam yung bodybuilding eh. Kasi sa tingin ko, hindi mo pa naman na-try nag-bodybuilding. No? Hindi mo pa naman na-try eh. Try mo kaya. Kay Brother JJ, baka hindi ka pa manalo. Baka ilalampaso ka mayon sa stage. So, huwag ka magmagaling. Okay? So, tayo dito, hindi tayo nag-aamon ng away. So, kasi ito, mahilig mag-aamon ng away to eh. Napapanood, di ba? No? Mahilig mag-clickbait daw to eh. Nangahamon ng mga YouTuber para kumita lalo yung YouTube niya. Yun ang purpose niya eh. Yun ang purpose dyan eh. Pero kung idadamay mo yung bodybuilding community sa kalokohan mo, huwag mo nang planuhin. Kasi kami dito, ano eh, kumbaga, seryoso kami dito sa mga ginagawa namin. Hindi to siya basta-basta lang na ano. Passion. Oo, kumbaga passion to or ano. Kahit itanungin mo to si Stan, yung estudyante ko na to. Minsan nga, napoprustrate na to. Kung about sa steroids mo lang, kung gusto niya, iturok niya na daw lahat yung steroids eh. Sabi ang sinasabihan ko na wag. Kaya syempre, kung sobra, talagang masama yan. Once na kasi nag-steroids ka, hindi porket nag-steroids ka ngayon, isang karga mo yun, isang tusok mo yun, kinabukasan, maganda na katawan mo, hindi yun. Kumbaga, hard work yan, tsaka consistency yan. Hindi yan katulad ng Dragon Ball na, kumbaga si Vegeta, pumasok sa capsule, ilang oras lang paglabas niya, super saiyan na. Hindi ganun yun. Okay, so hindi naman sana ako magsasalita, bodybuilding yung ano niya, steroids eh. Kumbaga, personally ako, nagbebenta din ako ng steroids ah, or nagpo-promote din ako ng steroids. So kumbaga, parang maapektuhan din yung
business ko or yung pagkakita. Kasi ako kasi, sabihin natin nagbibenta ako, pero hindi porket nagbibenta ako, puro pera na lang yung iniisip ko eh. Kahit tanungin mo sila yan sa stand, itong mga estudyante ko, never akong nag-promote ng, kahit sa mga online, sa mga clients ko na natural, never akong nag-promote sa kanila, "Uy bro, gamit ka ng steroids para mabilis ka mag-ano, ganyan-ganyan, gamitin mo to." Never akong nagsabi ng mga ganyan sa clients ko. Kung may mahanap kang client ko na sinabihan ko ng ganyan, sabihin mo sa akin. Wala akong hindi ko pre-promote niya sa mga clients ko. Inaayaan ko lang sila talaga ang mag-ano. Hindi ako namimilit ng tao. Kasi ang steroids kasi, sensitive yan na usapan eh. Kumbaga, sensitibo yan. Kumbaga, pag sinabi mo kasing steroids, pag pumasok ka dyan, kailangan seryosohin mo. Kumbaga, Diet and then workout. And then kailangan, pag nag-steroids ka kasi, alam mo ba, kung ikukumpara mo kasi yung natural sa steroids, oo, mahirap din yung na-natural ka. Mahirap din yung, hindi ko sinasabing madali yung mag-natural. Pero pag ang nag-steroids kasi kami, mga bodybuilder, napakahirap talaga kasi alam nyo. Hindi namin pwedeng kainin yung mga limba, sabihin natin, yung mga fast food, mga kahit ano. Kumbaga kami, malungkot yung buhay namin pag yung mga bodybuilder, pag naka-prep kami. Kasi madami kaming iiwasan eh. Kumbaga, minsan ako personally nga, na-experience ko nga, hindi ako dumaan ng ano, ng Pasko tsaka birthday ko. Kasi hindi ako pwedeng kumain ng ano eh, ng mga templado, ng mga ganyan. Kasi syempre naka-load ako eh. So yun ang isang nakakarga. So wag mo nang idamay pa sa kalokohan mo yung steroids na yan para lang makilala yung YouTube mo na yan. Kasi ako personally sa YouTube ko, never akong nakikisalo sa mga issue ng ganyan para lang makilala yung YouTube ko. Ako, yung YouTube ko naman, kung kikita naman yan, itutulong ko naman yan sa iba. Hindi ko naman yan, kumbaga, yung kita niya, hindi ko naman aakuin lahat, or hindi naman ako nag-YouTube para kumita lang. Ang nais ko lang din dyan is, yung makatulong din ako sa mga baguhan, or yung mga managtatanong sa akin, yun din. Pero ikaw, yung style mo kasi, tawag nito, Coach Pabibo ba? Coach Pabibo? Ano ba? Coach ng bayan? Coach Pabibo. Coach ng bayan. Akala ko Coach Pabibo eh. Kasi parang puro ka Pabibo eh. Kung may issue, sumasakay ka para lang makilala ka. Tsaka, ano tawag nito? Piece of advice ko lang sa'yo bro. Yung iba na lang pagtripan mo. Wag mo na lang pagtripan yung mga naka-steroids or yung bodybuilder na community. Kasi madami kang masasagasaan dyan. Okay, so sa mga natural dyan, salut ako sa kanila kasi alam ko mahirap din yung pagiging natural talaga. Marami akong kilalang natural at saka marami akong clients na natural din, na hindi lahat ng clients ko gumagamit ng mga ganyan. Bibira lang, depende na lang kung gusto nila mag-compete. And then speaking of steroids, once na pumasok ka sa bodybuilding kasi, mga bodybuilding contest, kailangan mo talaga mag-steroids. Siyempre kailangan goal mo makapwesto ka, mag-champion ka, 'di ba? Hindi naman porket magba-bodybuilder ka, magna-natural ka. Siyempre may aim ka din na ano eh, makakuha ng pwesto eh. So mahirap din 'yon, natural ka tapos sasampa ka ng mga nakakargado. Siyempre magkakarga din kasi 'yon yung ano eh, 'yon yung isang purpose doon eh, para pantay yung size niyo, pantay yung condition niyo sa mga kalaban mo. So kumbaga, ang sinasabi ko lang dito, kung naiintindihan nyo ba yung sinasabi ko, kasi hindi naman ako sanay sa mga ganitong ano eh. So sinasabi ko lang kung ano yung saloobin ko, kasi madami ding nag-PPM sa akin, madami ding nagtatanong kung ano daw yung nangyari, kung ano daw ba doon ganyan. Kasi yung mga kliyente ko din nagtatanong kung maganda ba daw yung ganyan. Sabi ko, ang steroids kasi, hindi ko sinasabing 100% safe pa. Ang steroids, kung alam mo yung ginagawa mo, safe yan. Pero kung hindi mo alam yung ginagawa mo, delikado talaga. Kasi ako personally, ilang years na ba ako na bodybuilder? 6 or 7 years na ba ako? 7 years na ako siguro gumagamit. Buhay pa naman ako hanggang ngayon. Kung tingnan mo nga, oh. Gwapo ko nga sa camera. Diba? So, ano talaga yan? Kailangan disiplina talaga. So, kahit ito, tanungin nyo sa insistan, kahit ipim nyo yan siya. Hindi ko yan, kumbaga, load mo to, sige, load ka nang lang load para lumaki ka, hindi ganun yun.
ang inuna ang sinasabi sa kanila, pagkain, yung pagkain nyo ayusin nyo, workout nyo ayusin nyo. So ito si Stan, tanungin nyo kung pinapaabusado ko ba sa kanila yung sa steroids, or kung ano ba yung style ng pag-ano ko sa kanila. Ano yung masabi mo dun sa Stan, yung sa may sa post niya na? Ako naman, personally, kasi kung ako gusto ko mag-compete ng hindi all natural, tas nagplaplan mo ako mag-load, tas kunyari nagsascroll ako, nag-explore ako sa internet, like kunyari wala akong coach, for example, wala akong coach kasi nga hindi pa ako nag-a-approach ng mga online coaching, personal coaching, ganyan-ganyan. Parang gusto ko palang mag-self-coach, ganyan. Tapos syempre kailangan din natin ng sources, ganyan. Tapos ang pinaka handful na source ngayon is YouTube for fitness, kasi madalang na lang makabasa, kasi iba-iba naman sa Google kapag statement, kapag binabasa lang. Tama. Tapos yun, kapag kuyari, kung ako nag-search ako na kuyari, is it good to take steroids or is it good to ano side effects niyan, ganyan-ganyan. Tapos kung for example mapapanood ko yung video ni Alexis Tolentino na masama yun, ganun-ganun, eh di magdadalawang isip ako. Kasi, na ikaw na bagwa na parang magdadalawang isip ako kasi plano ko hindi mag all natural, plano ko lumaki, ganyan-ganyan. Kasi hindi mo pa alam yung don'ts and don'ts. Kumbaga nabigla ka dun sa pinos niya. Oo, kumbaga kaya, sira ka agad yung pangalong-ano. Nasira ka agad. So parang mag-iiba yung, tama yung sinabi ni coach, yung mag-iiba yung tingin ko sa mga naka-load, ganyan. Kuyari ako, kasabay, kuyari ako, for example, di mo ako kilala, tapos kargado ako, tapos anong iisipin mo? Sabi ko, ito, maaga itong mamatay, ganyan. At least ako, mabubuhay ako na matagal. At least natural ako sa pagkain ko lang kinukuha, ganyan. E di parang nasiraan nga, tama nga si coach, na nasiraan yung pangalan ng bodybuilding community. Na parang nag-iiba yung tingin ng mga newbies, kung tawagin, sa mga loaded na athletes. Din yung, for example, yung mga sikat na bodybuilders, sila coach, ganyan-ganyan. Kuya, nanonood ako ng show nila. Sa mindset ko na parang gusto mong maging ganyan. Tapos hindi nung nakita mo yung post ni Coach Pabibo, wala na. Tapos ang napalitan ng mindset na gusto ko maging ganun, na maaga sila mamamatay, parang ganun. Kasi nga pinaparating mo, yun, unhealthy nga. Pero regards naman sa mga sinabi mo, parang piece of advice lang naman yung inaano namin. Wala namang kasi. Tsaka yung mga sinabi rin na, diba, yung may mga siguro may nakita kayo sa Facebook, may nababalitaan kayo na siguro namatay si ganito, tapos yung bodybuilder na ganyan. Hindi natin alam eh, hindi natin alam yung history ng ano niya. Ito, tumatalsik pa yung laway ko. hindi natin alam yung history ng health niya eh, or kung hindi natin alam na may problema siya sa puso, or 'di ba? Yung may mga ganun eh. So may tinik siyang ganyan, tapos kumbaga hindi natin alam na bawal pala sa kanya. Eh siyempre, magko-conflict sa ano mo 'yun. Hindi ka na magigising bigla, 'di ba? So, yung ganun yung sinasabi ko, na kumbaga pag pinasok mo yung steroids na 'yan or magba-bodybuilder ka, kailangan mag-approach ka muna sa doktor, magpakuha ka ng dugo. Siguraduhin mong 100% ka, wala kang problema sa kidney, wala kang problema sa puso. Allergy. Kasi ito, sinasabi ko sa inyo, once na bumasok kayo sa bodybuilding, ang once na mabubugbog dyan is yung kidney nyo, once na hindi nyo inalagaan. Once na sobra yung kinakain nyo, sobra yung tinitake nyo, kasi dyan lahat dumadaan eh. Ako personally, na-experience ko yan, kung natatandaan nyo, bumagsak katawan ko, year 2017 na tayo. Kung natatandaan nyo, kasi tumaas yung creatinine ko. Tumaas yung creatinine ko. Hindi ako mahilig mag-take ng supplements ng creatine. Hindi ako mahilig. Ang mahilig ako sa baka. Okay, malakas ako sa baka. So ang baka kasi mataas ang creatine. So tumaas yung creatinine ko, halos tumaas ng 300. So sabi ng doktor, kung hindi pa to bumaba, magda-dialysis na ako. So ginawa ko, naggamot muna ako, nagpahinga ako na isang taon. So yun yung problema. Bakit nangyari yun? Kasi na-dehydrate yung katawan ko. Na-dehydrate sa tubig. So yun nangyari, sabi ng doktor sa akin. So by the way, kung papasukin nyo man yung kung gusto mo nyo mang maging bodybuilder, sa mga newbies dyan, mag-approach kayo sa mga coach. Advice ko talaga sa inyo yan.
na wag kayong manghinayang sa pera na ilalabas nyo, kasi yung perang i-invest nyo para sa katawan nyo yan. Maglumapit kayo sa mga galing na coach, yung mga kilalang coach, andyan naman sila, yung mga galing dyan, i-mention ko sila Wins, sila Bro JJ Ngit, sino pa ba ang mga kilalang coach, sila Ken, yan, magagaling yan na mga coach na yan, sila, sino pa, sino pa bang nag-coach, sila Joben, ayan, sila Joben, sino pa bang mga ano, Carl. Sila Carl, ayan, i-approach nyo sila, yan, kung gusto nyong mag-bodybuilding, kung gusto niyo maging bodybuilder katulad namin or gusto niyo maging main specific, mag-approach kayo sa mga coach. Huwag kayong maniniwala sa mga coach pabibo na 'yan, kasi siguro may point naman yung sinabi niya ay may okay naman, pero one-sided. Kumbaga one-sided lang eh, kumbaga may mali lang eh, kumbaga mali lang talaga eh kung sinabi mo na siguro kung pinost mo lang doon na kung sa tama lang yung pag-take ng steroids, kung hindi sobra, okay naman. Kaso parang sinabi mo doon, napakasama talaga namin na mabilis kami mamatay eh. No, kumbaga, napakadumi ng katawan namin, okay? So, kung ikumpara mo yung mukha ko sa mukha mo, siguro, baka ikaw pa yung kargado, baka siguro, dibul lang alam mo ikargay. Okay, so hindi ako nangangaway dito, ako nag-advise lang ako. Sa tayo kasi dito, ang gusto kasi, maghilaan tayo patas. Ayoko talaga kasi, isa lang tayo ng layunin dito, magpaganda ng katawan, okay? So mag-motivate ng mga tao, ng mga bago. Paano na lang yung mga bagong nanonood sa atin or bagong mga susunod na henerasyon? So yun lang yung ano natin, magtulungan tayo dito. Okay, so ako, yun yung ina-advise ko sa kanila, Stan, kahit na ako, hindi ko alam kung minsan may mga tao talaga na ayaw sa'yo or nayayabangan sa'yo. Siyempre, yun yung ano sa'yo, yun yung gusto mo mag-motivate or ano, eh, hayaan nyo na yun sila. So, tayo dito is, kumbaga, isa yung point of view natin. Kumbaga, mag-motivate ng tao, tulungan natin yung mga baguhan or sino man kailangan ng tulong. Kahit ito si Stan, tanungin mo yan kung sinisingil ko yan, walang singil yan. So, kahit dito pinapagalitan ko yan, kung halimbawa kahit sa workout, sa pagkain, pinapagalitan ko yan. So, kasi alam ko eh, kung kumbaga pinaghihirapan niya eh, kung gusto mo yan, eh, gustuin mo, hindi yung puro excuses ka. So, ayan, please advice ko lang sa'yo, bro, huwag mo idamay sa kalokohan mo yung bodybuilding or bodybuilder, mga bodybuilding community, kasi madami kang masasagasaan talaga. So, ayan, Brother Alexis, mag-ingat ka na lang. Or hindi naman, or mag-ingat, or magbago ka na siguro, or baguhin mo na yung style mo. Sige, kumato. Yun nga, sabi ko, sige, kumatos na lang pag-tripan mo, imunin mo lang suntukan. So, yun na lang. Yung manghamon ka na lang ng ibang mga YouTuber, kasi yun naman style mo eh, na pa-clickbait na style eh. So, ako dito, nag-YouTube naman ako para maturuan ko yung mga baguhan dyan, or sino yung gustong matuto ng mga workout or mga diet. Minado naman ako na bago pa lang ako sa YouTube eh. Hindi naman ako ganun kagaling. Hindi ko sinasabing expert ako dito ah. Hindi ko sinasabing expert ako. Ako, about na ako sa experience ko. Hindi ko sinasabing magaling ako. So yan, piece of advice lang sa ating lahat. Magtulungan tayo at huwag tayong mag-ilaan pataas. Okay? Kasi isa lang layunin natin. Paulit-ulit yung sinasabi ko. Parang napapansin ko lahat ng mga YouTube ko, parang paulit-ulit yung mga sinasabi ko. So pasensya na kayo. So yan lang, nagsabi lang ako ng mga salubin namin dito. Kasi kakatapos lang din namin ng workout ni Stan. Uwi na rin to kasi nahanap na din ng girlfriend niya. Girlfriend ng nanay pala. So ayun mga kasama, so mag-ingat kayo. Okay, so wala pa tayong hindi pa tayo nakakapag-upload kasi medyo na-busy ako. So baka mga next week mag-upload ako ulit. So ayan, maraming salamat, mag-ingat kayo. Okay, thank you.